Hello mga ka-ML! Nandito na naman tayo sa isa na namang week para pag-aralan ang ating module sa Organization and Management. Congratulations at natapos nyo yung mga nakaraang linggo. Palakpan nyo yung mga sarili nyo, di ba? Ayan! So, anong week na tayo? Natapos nating pag-aralan. From the start, dinipine natin ang management at kung ano ang functions niya. Matapos na rin natin kung paano nag-evolve ang management theories. Then, we also done. So, sa week 1 yan, ha? Sa week 2 natin, pinag-aralan naman natin. Ito, medyo mahaba-haba. Ang functions, roles, and skills of managers. Ayan na. Ang pinag-aaralan natin, class, ay hindi lang patungkol sa mga manager, kundi yung mga functions, roles, and skills na natin, nakikita na natin sa sarili natin. Ayan. Dapat ina-apply na natin sa real-life situation. Lalong-lalo na ngayon, we are in pandemic. So, quarantine. Paano ba natin i-manage ang ating mga sarili? Ayan. Are we taking risks? Lalabas-labas ba tayo? That is a decisions. Decision makings na ginagawa ng real managers. No? So, ang minamanage natin muna ay ang ating mga sarili. So, last time, natapos tayo doon sa function roles and skills of the manager. So, pasadahan natin itong environmental forces and environmental scanning. Itong environmental forces na sinasabi natin, ito yung mga pwersa na nakaka-apekto doon sa organization. O yung tinatawag natin, to be focused tayo sa business, ito yung mga forces affecting our business as well as our decision makings. No? So, ano nga ba yung mga yon? Then, nagkakaroon tayo ng environmental scanning. So dito, pag-aaralan natin ang 3S. Ayan, later on, mapapasadaan natin ito na. Ito na yung sinasabi nating definitions of terms. Ayan. So, environmental scanning means seeking for and sorting through data about the environment. Ano nga ba? Basta-basta ba tayo magtatayo ng business? Well, pag-aralan natin kung ano yung mga kapekto sa business natin. Diba? External business environment, internal business environment, ano yung mga strength, threat, weaknesses, opportunities na pwedeng dumating sa atin, sa ating business, itong mga external macro environment. So, meron tayong subject na economics, doon natin pinag-aaralan yung micro and micro environment natin. Ayan, economic environment, political legal environment, technological environment, global international environment. So ayan, I hope nabasa nyo na yan. So, SWOT analysis, ito, pakatatandaan nyo yung SWOT analysis na yan. Alam kong napag-aralan nyo na dati ito, pero mas lalong lumiwanag sana sa inyong isipan nung pinag-aralan nyo itong module na to. I'm not going too into details. Kasi alam kong natutukan nyo na yan during your module review or study. So, strength, weaknesses, opportunities, and threats. So, may PESTEL tayo. Some authors, tinatawag nilang PESTLE. Ayan, mga yan, iba-iba. O yan, formerly known as PES analysis. So, yan yung isa sa mga environmental business environment natin na ginagamit natin, tinututukan natin yung political, economic, social, technological, environmental, and legal. Yan yun yun. So, dito, ayan. So, ano yung mga business environment? So, sinagutan nyo na ito. Ayan. Hopefully. So, yan.
Yan yung mga sagot. So, answer key, biling ko lang sa inyo, huwag masyadong kopyahin. Ng intoto naman po kung anong nakasulat sa answer key natin. Nandyan po siya, gabay po yan, hindi po pagkokopyahan yan. Hindi po natin kailangan dayain ang sarili natin. Pwede natin siyang bisitahin pagkatapos na nating sumagot. Subukan natin yung sarili natin. I-test natin yung sarili natin. Ayan. So, next tayo. Forms and economic roles of business organization. Small and large businesses drive economic stability and growth by providing valuable services, products, and taxes that directly contribute to the health of the community. Well, ito yung isa sa mga exit na gustong gawin ng DepEd na magkaroon tayo ng mindset to build a enterprise. So, sa community natin, we gonna build businesses, then that businesses will hire people. No? May napag-aralan man o wala, basta may skills na aayon dun sa business natin. So, we are creating business. Ayan. Creating business para dumami ang small, medium enterprises sa atin na magkikreate ng taxes na magiging blood life naman ng economy natin. So, yan yun. Nung nasa bangko pa ako, I heard the K-12 program, sabi nila, sabi ng mga businessman na meet natin, ang K-12 daw ay hindi maglilikha ng managers kung hindi magagraduate ng college ang mga estudyante. Magkikreate lang sila ng mga businesses. Ayan, ganun daw. Pero as I study, pwede na kayong maging managers. Ayan. Pwede na kayong maging businessman. Ayan ha. At pwede na kayong mag-venture. Pagganahin nyo yung utak ninyo. Maging entrepreneur kayo sa sarili nyong paraan. ADR also provide jobs. Ayan, strengthening the economic health of each community where a business is based. Even if a business is headquartered elsewhere, employing people at its local business contribute to the success of that region. As with the wages they earn, people buy property, work, shop, and otherwise invest in where they live. Hence, success in business translates to economic well-being of company and its residents through job creation and offering improved quality of life for the country's citizens. Ayan. So, ano bang ginagawa ng ating mga nasa gobyerno? They create businesses. They ask other countries to invest to our country. Ayan yung ginagawa nila. So, gumagawa sila ng fiscal policy, economic policy. Ayan, paano makikayat yung mga businessman na magtayo ng mga business establishments doon sa mga lugar nila. Ayan. So, yan yon. Yan yung mga bagay na economic roles ng business organization. Ano? Number one ay mag-contribute, kumita ng profit as well as tumulong sa community. So, yung tinatawag nating social responsibility ay nandito. As business students, you need to be familiar to the forms of business organization which contribute a great impact on the economic development wherein you may choose the best business organization you wish to engage with. Ayan. Tama ba? Tama. So, this activity sheet is intended to assess your deep understanding of the different forms of business organization and examine its economic roles in a community to the world. So, ayan. Fill me number of possible owners. O, ito yung mga business organizations natin. Ano? So, mayroon tayong sole proprietorship or single proprietorship. Ayan yun, iisa lang, no? Partnership, merong dalawa o higit pa. Corporation, higit pa sa dalawa. Tatas, ayan. So, cooperative, yung mga kooperatiba na binubuo ng mga miyembro. Number of possible
honors. So, tignan natin mamaya kung ano yung mga possible honors nila, kung ilan ba. Next, management. Who manage the business? Siyempre, pag sole proprietorship ka, mag-isa mo na lang. Pag partnership, either the other partner or kayong dalawa. So, sa contribution kasi ng partners, pwedeng ang ibigay ni isa ay resources, whereas yung isa naman ay yung service niya. Sa corporation, may tinatawag tayo na board of directors na magluluklok ng president or the CEO. Sa kooperatiba naman, pinagbobotohan ng mga miyembro kung sino ang magiging board of directors, tapos maglalagay sila ng magiging presidente. Sa pagkakaiba lang nitong kooperatiba at korporasyon, sa kooperatiba, each member have a one vote para makaboto. Sa korporasyon, nakapase sa shares of stocks. Termination of business. Ayan. So, sa termination of business, anytime pagkamatay ng sole proprietorship, patay na rin yung business. O yung liquid na sinasabi natin. Sa partnership naman, determinate ang partnership pag wala na yung isa o may pumasok na iba. So, terminate na yung business at magpo-form uli ng partnership. Sa corporations, may unlimited life po ito. Kahit ilang taon yan, pwede yan. Same as master with cooperatives. Government agency assigned to primarily to regulate. Ayan. So, dito, meron tayong tinatawag na barangay permit, mayor's permit. Depende dun sa business line mo. Halimbawa, kailangan mo pa ng health permit, Department of Environment Natural Resources permit. Ayan, mga yan. So, same as with partnership. Sa corporation naman, depende rin kung anong business type mo. Kung ikaw ba isang banko o financing institution, may mga magre-regulate sa iyo na government agency like the sa insurance ka, Philippine Deposit Insurance Corporation, Insurance Commission, eh mga yan. So, Bangko Sentral ng Pilipinas, re-regulate ka rin ng Bureau of Internal Revenue. Sa kooperatiba naman, ang number one na nagkakaroon ng regulatory board dito is yung natawag natin Cooperative Development Authority. Ayan naman. Ano? Transfer of ownership. Ayan, transfer of ownership. Pagpatay na si sole proprietorship, tapos na rin yung business. Maliban na lang kung ipapamana niya. Pero, wala na rin yung name nung business establishment na yon. Maliban na lang kung magkakaroon ng pagre-register ulit sa DTI or sa mayor's office o yung business permits natin. Sa partnership, transfer of ownership ay mangyayari lang ito kapag may papasok ng bagong partner. So, madi-dissolve yung partnership, magbubuli sila ng partnership. So, transfer of, ano naman, sa corporation, ang mangyayari dyan is, mabibenta ng shares of stocks. Yung shares of stocks, nakalagay siya sa kapirasong papel. Magpapatunay na ikaw yung may-ari nung shares of stock na yon. Ayan. So, napapanood nyo yun minsan. Okay, next. Liability of owners. Ayan. So, siya lang sa sole proprietorship. Siya lang ang magbabayad yan. Sa partners, silang dalawa. Pre, corporation. Ayan. In case of bankruptcy, ang unang babayaran ng corporation ay yung mga may pinagkakautangan niya. Okay. So, activity 2, pakisagot na lang po yan. Medyo mahirap ba ito? Assessing scenarios in business organizations, this will test your ability to distinguish the different forms of business organization. Assess the following scenario, answer the questions following it. Suppose you want to open your own sari-sari store that will have 10,000 pesos to start and you use 10,000 savings to start the business, you are the sole owner of the said sari-sari store. What form of business you are engaged with? Ayan. So, ang sagot, sole proprietorship. Kasi nag-iisa na lang siya dyan. Okay. Tingnan natin kung tama. Doon tayo sa ating...
Yun, activity 2. Diba? Ayan. So, doon naman ulit. Balik tayo sa activity 2. What if the needed amount to start your dream sari-sari store is 50,000 pesos and you only have 25,000 cash savings? You ask one, your friend, if he is willing to invest his 25,000 pesos and become part owner of the sari-sari store. Assuming he agrees, what form of business organization was created? Sabi niya. So, nag-agreed sila. Ayan. So, yan. Di pa inyo kasi yung, ano, yung partnership, kung ano yung partnership. Okay? So, ito, tapusin nyo na lang po yan. Madali na lang po yan. And dito po tayo lagi po titingin at sasagot sa mga reflection. I realize that wag lang po isang stanza, isang paragraph. Bigyan nyo po ako ng natutunan ninyo. Kasi ang pagkatuto dito po ay hindi lang dun sa nakasulat sa taas. Yan. Kung meron kayong pamamaraan para maka-search, o yan, Sir Christian, pwede mo ba akong bigyan ng babasahin para mas lalo akong maintindihan to? Andiyan ako, bibigyan kita. Ayan. No? Alam kong ang utak natin ay sadyang gustong-gustong matuto. Huwag natin guluhin yung utak natin. And, lagi tayong titingin sa rubrics for scoring. Ayan po, no? So, yan muna for the specific dito sa ating isang module o last. Ano po? And next. Ayan. So, congratulations. Matatapos nyo yan sa tamang panahon. Tama ba? Tama. So, palakpakan natin yung mga sarili natin. Kayang-kaya nyo yan, di ba?